Eh ngayon, bad news ko, discovery ko ba naman eh, sumasamba na rin pala sila ng Linggo. Pakita natin itong nandito sa Brazil. Doon po sa Minas Gerais ng Brazil, nakakita ako ng templo ng Sabadista. Ito po, Seventh-day Adventist Temple at Poços de Caldas, Minas Gerais, Brazil. Ano nakalagay dito? Lagay mo. Ayan o. Novo Tempo. Horarios de culto. Mga araw, oras ng pagsamba. Time of worship. Sabado, alas 9 ng umaga. Culto Joven o pagsamba ng kabataan, 17 oras o alas 5 ng hapon. Domingo, 19:30 oras. Ibig sabihin, alas 7:30 ng Linggo. May pagsamba. E di, kundi ba naman kayo walang hiya itong mga taong ito? Sasabihin mo, pag sumamba ng Linggo, tatataka ng Antikristo, ng Mark of the Beast. At may pagsamba na kayo ng Linggo ngayon? O yan. So, pinapalabas niya doon, kinain natin yung dating paliwanag kasi meron tayong worship ng Linggo. Yes, oo. Binuksan niya, pinakialaman niya na naman yung yan. Hindi pagkatapos pumalpak na pakikialam sa libro. Palibasa kasi nasa Brazil siya. Kaya doon siya nakakita ng simbahan ng Seventh Day Adventist. Napadaan siya sa church natin. Napadaan. May nakita siya ngayon. May nakita siya ngayon na ang nakalagay doon ay Novo Tempo. Yan. Nahirapan din. Maraming pangalan, Novo Tempo. Eh, medyo dahil marunong siya sa ganung mga pananalita dahil doon siya. Pinakialaman. Pinakialaman niya ngayon. Pero hindi naman niya inilam ang buong detalye. Yan. Ano ba yung ibig sabihin ng Novo Tempo, mga kapatid? So, kung titignan ho natin, kung makikita po ninyo, doon sa screenshot, mga kapatid, yung kanyang nilikot na signs doon at schedule ng worship or program, ay nakakita po ninyo, Novo Tempo, tapos may logo ng Hope Channel. Yan. Ibig sabihin nyo, programa ng Hope Channel, yung nandoon. Yes. Kasi kung programa ng church mismo, dapat doon sa may logo ng church. Logo ng Seventh-day Adventist. Yan. Since na yung schedule ay nasa logo ng Hope Channel, ito ay ibig sabihin, programa ito ng Hope Channel. Yes. Dito baka marahil, ito'y pinopromote ng church sa mga taong nandoon. Inapadaan siya, baka pinopromote sa'yo, kapatid. Yun nga. Ngayon, kasi ganito po, ang Hope Channel dito sa atin, sa Pilipinas, ganun rin ako, may programa na tayo sa Hope Channel, yung katotohanan, live lagi yun, tuwing Martes, pwede tumawag lahat. Meron kaming mga programa na may schedule. Ano? Yes. Minsan, ang programa ng Sabado, nare-replay siya sa ibang araw. So, ang pinakamaganda ho doon, sana pumasok, kumatok kayo doon, tinanong nyo, bakit kayo merong ganito? Para hindi kayo maging instrumento ng pagbibigay ng maling impormasyon sa mga tao. Strawman's argument na naman yun. Oo. Strawman's argument, ibig sabihin ay naglalagay ka ng paliwanag sa amin na hindi naman yun ang aming interpretation at nagko-conclude ka. Ngayon, ang Novo Tempo, sabi dito, yung meaning po nito sa Google Guide, pwede nyo i-type eh. Novo Tempo is a Portuguese Christian TV channel and radio station for Brazil. It is owned by the Seventh-day Adventist Church. Novo Tempo features programming produced by Adventist churches, colleges, hospitals, and institutions, covering religious, health, educational, and family life topics. Eh, yun pala eh. So, programa pala ng television tsaka radio. Ano ba yun? Pagkasabi? O kaya nga dapat nga inalam eh. Dapat inalam. Nandiyan ka na lang sa Brazil eh. Kasama na eh. Kayo ba'y papayag na makakuha kami ng inyong signboard dyan? Bigyan namin ng nakahulugan. Sarili namin pakahulugan. Palagi ko hindi kayo papayag eh. O so dapat ganun. Para maging fair kayo at maging totoo kayong mga ngaral, Brother Eli, dapat maging parihas ho kayo. Kawawa yung napapaniwala nyo. Naglalakad dyan naman lang eh. Di sana kinatok na eh. Bukod sa minuli yung ating mga programa, mga kapatid, mga kaibigan, ay nagbibigay ng maling impormasyon tong taong ito. Tama. Kaya, so mga kapatid, Novo Tempo, ibig sabihin, ito ay program ng Hope Channel. Yeah. Ngayon, granting, Brother Gypsy. Yan, dito yung pasok. Granting. Granting but not conceding. Alam nyo, tingnan nyo po yung screenshots na pinakita ko sa inyo. Ano ho ang time? Ano po ba yung time na nakalagay dyan ng Sunday? Sunday? Domingo ha, Domingo. Domingo. Apelido ko po yun. Yan, Domingo.
7:30 PM. Oh, FYI, for your information, mga kapatid. Sa paniniwala ng Adventist, alam ko ganoon din yata sila eh. Biblically, actually hindi lang Adventist, biblically speaking po talaga ito. Pagka lumubog ang araw ang araw, ang gabi, ang bilang na noon ay ano po, yung susunod na araw. Susunod ng araw. Pag lumubog ang araw ng Biyernes, sa amin Sabado na 'yon, yung Friday evening. Yes. Kaya nga pagka lubog ng araw ng Sabado, pwede na uli kaming bumalik sa aming mga work at saka magkaroon ng mga sarili naming mga topic, businesses, yes. Ganyan. Kasi araw na na yon. Ngayon, Sunday, 7:30, lubog ng araw niyan. Kaya hindi na yan Linggo. It's either, granting, ha? O granting yun. It's either kung galing yan sa Sabado ng gabi o tama, Domingo, 7:30 ng gabi. Kung sa Linggo naman ng gabi, ito po ay Lunes na. Lunes na yan. Oh, kaya nga sabi natin granting. Hindi pa rin tumama. Hindi pa tumama kasi maghapon dapat. Hindi pa rin Linggo yung ating ginawang program. Pero hindi natin sinasabing ganun kasi sa kami naniniwala na kahit anong araw pwede kang sumamba. Yes. Pero hindi pwedeng kahit anong araw pwede mong ipangilin. Ngayon, pumunta na naman doon sa ibang Honduras. Honduras. Parang refrigerator doon lang. Maganda pa kung nagbukas ka na lang ref na kundura. Malaki na pa ng pagkain din. Pero, anong araw na, anong oras naman yun? Alas 6 eh. Alas 6 no? Palubog na naman yung araw. Sunset na naman Domingo yun. Domingo na naman. Oh, Domingo na naman yun. Edi, Lunes na naman yun. Kasi kung kami mag-i-schedule, dapat maghanap ka ng programa na pagsamba. Na pagsamba namin or nangingiling kami Linggo ng umaga hanggang Linggo, hapon. Hanggang hapon kasi parang Sabado. Yes. Mula umaga hanggang hapon. Pero kung may makita pa man kayo, ay hindi pa rin kayo pwedeng mag-conclude. Dahil baka yun ay katulad ng ginagawa natin dito, may week of prayer tayo araw-araw eh. May program kasi tayo minsan ng Linggo eh. Wala problema po sa amin yun. Problema nyo lang yun. Ang problema namin, ang problema nyo dapat. Huwag likutin eh. Likutin. Ang problemahin nyo, yung ipinangingili namin araw na Sabat, na Sabado, ay kung Linggo na namin ginawa yun. Yan! Niwala na namin ang Sabado. Yan ang magandang punto, Brother Gypsy. Kung hindi na kami nagpupulo ng Sabado at Linggo na. Yun! Doon na kayo magtaka. Pag yun ang ginawa nyo, ayun, maniniwala na kami. Oo, sinara na. Pero hindi pa rin natin pwedeng sabihin lahat ay ganun. Kasi sa Samoa, sa Fiji, ay meron ding, may issue naman yun. Itanong ba, Brother Johnson? Itanong na lang nila ulit. Sabihin, Brother Johnson, kung halimbawa, ganting na nga ang Brazil at ang Honduras ay Linggo nga ang kanila, meron silang Linggo na pagsamba. Eh kung ganun man, hindi pa rin ito pangkabuuan. Kasi dapat mayroong batas ang General Conference sa pangkabuuan na dapat lahat Linggo na pag-ilig. Correct, correct. So, wala pa rin naman ganun. Kasi majority pa rin ng Seventh-day Adventist, Sabat pa rin o araw ng Sabado pa rin ang tinatawag na pangiling. So, hindi pa rin po pwede yung sinasabi nyo. Doon lang kayo nakakita sa Brazil. Ang ibig sabihin ni Brother Gypsy ay kapag kayan ay galing na sa headquarters ng Adventist, na yun na, ay pwede na yun. Pero kung mayroong individual na mga local churches na naglalagay lamang ng schedule ay kanilang sariling na yun kasi may kanya-kanyang discretion yun eh ng worship eh tama may kanya-kanyang program ang church kung bakit sa iba nga eh sabi nga ni Pastor Bjorn eh may mga ibang iglesia eh pagdating ng Linggo ay may activity sila ginagawa yes, kaya regular sa ibang mga lugar. Eh, dapat to, kapag nagbigay kayo ng impormasyon, yung tama. Yung tama. Kasi kami, pag nagbigay kami ng impormasyon, inaalam ko, tulad ng kanyang paliwanag, request, ito din ng kanyang mga miyembro na lilipat sa atin eh. Kaya ka doon, yung sa halal, Brother Gypsy. Yung halal na yun. Ayaw pakainin sa Jollibee, sa McDo, at kung ano-ano pa, kasi may halal daw. Ang ginawan ko, tinanong ko yung Muslim, si Brother Rashid mismo. Ano mismo, debater pa lang ano yun. Pinaliwanag sa akin. So, doon ako nagtanong sa kanila. Kasi sa kanila, dinadasalan daw ng Muslim yung mga nandoon. Pero bang dasalan ng Muslim lahat ng manok doon? Doon kasi, doon sa Middle East, kapag kahalal, inihahandog nila sa kanilang tinatawag na Diyos, sa Diyos nila. Akala niya lahat ganun Pagdating dito, halal, ang ibig sabihin lang, dahil hindi naman pwedeng ihandog yun sa kanilang lahat-lahat yan. Ang ibig sabihin lang, ito ay pure. Malinis.
pure na walang baboy. Safe. Safe yun na lahat pwedeng kumain na walang baboy. Saka paliwanag ni Brother Rashid, kahit na walang baboy yan, kung sa laula ng pagkagawa, yan. Haram yun. Yun. Hindi pala halal. Bawal. Oh, bawal pa rin yun. Ang haram, bawal. Yung halal ay... may halo. Malinis yun. Malinis yun. Yun. Kaya malay. Kahit walang baboy, kung mayroon naman dumi yan, hindi naman malinis yung pagkagawa. Hindi pa pwedeng kainin. Hindi pwede. Ayan. So, hindi lang basta baboy. Magaling pala si... At yung Muslim po yung tinanungan nito, ha? Hindi po ito kung sino-sino lang. Oo nga. Tinalakin nga ni Brother Rashid doon sa kanyang program, eh. Ayan. Pinuos patuloy doon ang aking tanong sa kanya. Kasi talagang tinanong ko. So, kung maghihingi kayo ng ano... Kung manghihingi kayo ng impormasyon, doon mismo sa may-ari. Hmm. Tulad na ilalabas namin sa mga susunod, magkakaroon kami ng kopya ng doktrina nilang buo. Ayan. Galing talaga sa kanila yun. Oh. Ay, paliwanag yun. At pagka kumuha kami, sigurado hindi namin i-chap-chap. Babasahin buo. So yan po mga kapatid, mga kaibigan. Pasintabi, marami magagalit sa amin. Hindi ho personal yung aming layunin bakit namin tinatalakay ito. Ano? Wala kami masamang tinapay kay Brother Eli. Mabait na tao yan. Ang ayaw lang namin is likutin at linlangin yung mga tao at tapos gagamitin yung doktrina ng iba na bibigyan ng maling interpretasyon. Masama ho yun eh. Ang gusto ko, Brother Johnson, masama yun. Pasensya na po mga kaibigan. Ha? Kasi ang nangyayari kasi, okay lang sana kung hasagutin mo yung aming argumento eh. Mm. Kaya bigyan mo ng paliwanag o na mali yung aming libro. Mm. Pero kung ang sabihin pa, magmumura ka pa, sabihin ng mga manliligaw na ito, mga sabadistang ito, ang ginagawa mo argumento yun na para makuha mo yung loob ng mga tao. Talagang binibigyan mo na mali itong mga ito, parang nilaganan mo. Pag ganun kasi, hasagot po kami talaga dyan. Tama. Okay, hindi po pwede pababayaan yung mga bagay na yan. Argumentum ad populum yun. Appealing to the masses. Yeah. Ibig sabihin, kinukuha mo yung yung puso ng masa. Buti na lang tayo, Brother Johnson, dating ginagaya yung style niya, talagang nasisirain natin siya na hindi. Kasi pangit po yun. Oo, mabait na mga bagay. Sabi ng ating mga kaibigan, mabait naman daw talaga yan eh. Pero hindi kasi sa kabaitan eh. Kaya nga marami din na dadaya dahil mabait. Kasi, di ba, siya na rin yung bumabasa ng talata sa unang Korinto eh. Isasawala yung kabaitan ng mababait. Yes, so, ibig sabihin ay hindi nga dahil sa personality niya ang ating tinutulig sa, kundi yung maling paghahayag niya ng mga impormasyon sa mga tao. Kawawa naman sila. So, mga kapatid, mga kaibigan, yan po ang ating natapos sa episode na ito. Harinawa na ito po ay nakapagbigay linaw. So, doon sa mga patas o kaya ay hindi bias, yes, yung mga neutral. Sana ay gawin po ninyong palaging sumubaybay dito sa ating programa. I-like and follow ang ating page ng pag-aralan natin. At ganun din yung ating YouTube channel, paki-subscribe na lang para marami pa po kaming maibigay sa inyo at maitulungan namin kayo sa inyong pagsusuri. Yes. Abangan po ninyo ang next episode po natin ay tungkol po sa, sabi pa nga niya, ay yung apat na magkakabarkadang mangangabayo sa aklat ng Apokalipsis. Itutuwid natin. Aalamin ho natin sang-ayon sa Biblia at sa interpretation ng Adventist. Kasi kumuha na naman Brother Jeffsy. Nag-cite na naman siya. So, yun ang susunod nating itutuwid dito sa pag-aralan natin. Ituwid mo si Soriano.